Welcome mga ka-30. So, kamusta na kayo dyan, guys? So, kamusta mga buhay-buhay natin dyan, mga lods? So, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi this past few weeks is maalim ng aming biyahe. So, galing kaming Bangkok, papunta sa may Labuan, Malaysia, is tapos crossing South China Sea. Sobrang alon, tapos maliit pa yung barko namin. Sa video na to, guys, is pag-uusapan natin kung ano ang mga ginagawa ng isang deck officer bago ang arrival sa port. So, bago ang lahat, please click the like button, click the subscribe button, and smash that notification bell para naman ma-update kita sa mga bago kong i-upload na video. So, guys, please, please, please subscribe and share also sa mga gustong matuto sa mga jobs of better officer. So itong vlog na to is galing sa isang nag-comment dito. So yan, sana makatulong tong video na to. So wala nang paligoy-ligo pa. Check this video. So, unang dapat gawin bago mag-arrival sa barko. Alamin kung anong oras ang pilot on board time. Yan. So, usually guys, ang pilot on board time is malalaman naman yan advance through email galing sa agent. Because, siyempre, sila yung nakakalam kung anong mga schedule ng mga barko dun sa port na yun or sa specific terminal na yun. Or, kung hindi naman, walang email ang agent before mag-arrival, malalaman nyo yan. Usually sa X-list nakasulat yan kung anong oras mo tatawagin yung pilot station para i-confirm kung anong oras sa magiging pilot on board time niya. Sa pilot station, pag tumawag, tinatanong rin na rin is kung anong drop mo, deepest drop. Yung drop na yan, forward and up, malalaman mo yan kay shipmate. Kaya bago mag-arrival is tanongin mo na dapat para malaman mo yung mga information na ibibigay mo sa pilot station. Tapos, tinatanong rin nila kung ano yung last port mo, tsaka yung next port. So usually, yan lang naman yung tinatanong talaga nila. Deepest drop mo, last port, tsaka next port na pupuntahan mo. Example lang ah. Singapore pilot, this is tanker, blah blah blah, call sign, blah blah blah. Tapos, pag natawagan mo, yes, magre-reply naman yung pilot station. Sasabihin mo, ETA ng pilot station, blah blah blah. Yung ETA na yun, kung anong ibibigay ni kapitan na ETA. Usually sa amin, kung ano yung ETA namin sa barko, yung actual ETA, depende sa speed, dinadagdagan lang namin ng 15 minutes. But it will always depend sa captain kung anong ETA yung bibigay niya. So guys, once na nag-reply na yung pilot station, ang una mong itatanong kung anong oras ang pilot on board time. Kung pilot on board on arrival, or kung mag-aangkurahe kayo. Dalawa lang naman yan eh. Pag wala pa kayo schedule sa pilot, pwede kayo mag-aangkurahe or pwede kayo mag-drifting. Depende sa weather condition ng isang area. So guys, pag kung na-confirm mo na kung anong oras yung pilot, ang pangalawa mong itatanong ay kung saan siya sasampa. Kung lee side ba, starboard side o port side. Yan lang naman eh. Usually, sinasabi naman ng pilot station, okay, please prepare pilot ladder 1 meter of the water, lee side. So usually ganun naman eh. So yun yung wag mong kakalimutan kung saan siya sasampa. Usually lee side yan sinasabi niyan. So depende sa sitwasyon ng hangin kung saan tumatama relative sa ating barko. So guys, isa pang tip sa pagre-rig ng pilot ladder o combination ladder. So guys, lagi niyo tatandaan to. Ito yung sa natanong rin ako one time eh. Pero yun, nasagutan ko naman sa awan ng Diyos. So saan, kailan ba ginagamit yung combination ladder at kailan ba ginagamit ang pilot ladder? So usually guys, as per standard, pag ang freeboard mo ay more than 9 meters, gagamit ka ng combination ladder. Pero pag less than 9 meters naman ang freeboard mo, is pilot ladder lang ang requirements. Yan ang as per SOLAS. And guys, pag alam mo na kung saang side sasampa yung pilot, tatawagan mo na ngayon yung magpre-prepare ng pilot ladder or combination ladder. Usually, sila boson naman yan o OS, kung sino man, si AB, sino man libre sa kubyerta ngayon. Pero usually, si boson yan ang
talagang in charge sa pagpe-prepare ng pilot ladder or combination ladder. So yan, tatawagan mo si Boson. Boss, please prepare pilot ladder starboard side 1 meter of the water or... Boss, please prepare combination ladder starboard side 1 meter of the water. So yun, ganun lang naman usually yung ginagawa eh. So yun, pagkaalam na nila yung gagawin, may prepare na nila yun. So, pangalawang gagawin. So, bago mag-arrival, kailangan na testing ang steering gear. Usually, si Kapitan naman ang talaga magte-testing yan eh, before arrival. Usually, after NDPC passage yan, si Master na yung command yan. That time, iti-testing niya yung steering gear at yung makina. So, sa pagte-testing ng steering gear, nasa isa kong vlog yun, di ba? Sa before ship's departure. So, usually, ang tinitest lang naman pagka-arrival sa steering gear is yun, hard to hard. Kailangan less than 28 seconds from hard port to hard starboard, vice versa. Tapos testing mo both steering gear, motor. Tapos isa pa, testing rin yung mga alarms before arrival. So yun. Pangatlong tinitest. So usually bago mag-arrival, kailangan itesting yung makina, yung pa-astern. So ang astern, pa-thrust. At thrust na propulsion. So usually talagang ano yan eh, before mag-abort point. Kita mo yan lagi sa ECDIS. Kailangan matetesting na yung makina. Kailangan operational yung astern niya. Lalo na pag sa mga channeling na mahaba. Kailangan talaga before arrival doon sa pilot station is kailangan matesting yung astern propulsion. Kasi diba sa haba-haba ng biyahe natin, puro abante. Siyempre kailangan natin umatras siyempre. Pangatlong kinicheck is kailangan naka-open na o naka-switch on na yung echo sounder mo. Usually sa amin, pag 50 meters na yung depth ng tubig, makikita mo na yung sa ECDIS eh. Kina-open na namin yung echo sounder namin. So, kailangan mo i-check yung echo sounder kasi isa rin yan sa napakahalagang equipment sa barko. Lalo na pagka mababaw yung mga channeling support. Kailangan talaga ma-check kung operational yung echo sounder na yan. Pang-apat, ayan. Kailangan yung mga deck lightings, lalo na ang mga pilot light, starboard side o port side. Kailangan operational yan guys, lalo na pag gabi. Yan talaga yung wag nyong kakalimutan guys. Grabe na, pag hindi mo na testing, hindi pala gumagana, di ba? Tapos arrival na kayo, nandiyan na yung piloto, tapos madilim. Nako, patay tayo dyan. Re-reklamo ang pilot nyan. Baka tayo magkamulta pa. Kaya yun guys, always check the pilot light if operational. So isa pang kine-check guys, kung napilapan mo na ng maayos ang pilot card. So yan naman yung iniingin ng piloto lagi. Kailangan i-prepare mo na yan bago sumampay yung piloto sa barko nyo. Pilot card. At kailangan pirmado ni kapitan. Isa pa guys, bago mag-arrival, kailangan naka-raise na yung flag nyo. Usually, ang mga flag naman na nire-raise is kung may pilot. Pilot, syempre, pagka yung pilot flag, nire-raise lang yan pagsampa ng pilot. So, pilot flag. Kung tanker kayo o may mga dangerous cargo kayo on board, Bravo flag. Tsaka country flag. Tapos pag first time sa port, kahit sa port pag arrival, nire-raise yung quarantine flag. Pero depende sa port. Usually yung quarantine or free fratric ba? We are requesting free fratric for stating that your vessel is healthy. Yan yung fratric na sinatawag. So yan, ulitin ko ha, pilot flag, Bravo flag, country flag, tsaka yellow flag, quarantine flag, or yung Quebec. Yan yung mga piniprepare na mga flag. Tsaka isa pa yung nationality flag sa may poop deck. Yun, kailangan mo i-check kung naka-raise na rin. And, isa pang kine-check, confirm that both anchor are unlashed. Yun, so usually bago talaga dumating sa puerto, naka-ready yung anchor natin eh. In case na may emergency, is na may mangyari, masiraan ng makina, pwede natin magamit yung anchor to hold para maiwasan yung ships grounding or abangga tayo sa mga ibang barko. Actually, alam na nila Boson yan eh, kung ina-advance na nila. Pero, galing pa rin ang auto sa bridge. Usually kay kapitan kung kailangan na yan unlast yung anchor. Kapag guys, yung mga mooring station natin, kailangan nakalatag na rin yung mga ano eh, mga lubid eh. Usually, before arrival, sila maestro, sila Boson, o sila kadit is nilalatag na nila yung mga mooring lines na yan para in case ng arrival is ready na talaga. Okay, so guys, once confirmed na yung pilot, huwag nyo rin kakalimutan yung mga tao na i-advise kung anong oras para at least makapag-prepare rin sila, maging aware sila kung
kung kailangan na nila matulog, lalo na pag madaling araw. Mamaya, nagkasiyahan pa sila, yung nagpupuwet, tapos madaling araw pala yung pilot, diba? So, kailangan nyo rin inform sila, lalo na yung mga gwardiya mo at sa makina, kung anong oras yung pilot on board. So, ito pa, ito bonus bilang third officer. Kailangan yung arrival documents na required sa port is naka-ready na. Pirmado na na kapitan, may mga stamp na. Para pagdating ng port is okay na. Bibigyan na lang siya ship's agent. And also, siyempre, ikaw yung band manager usually sa barko. O ikaw yung may hawak na yung slap cheese. So kailangan sa bridge, sa CCR, kailangan nakaprepare na yung mga soft drinks doon tsaka mga bottled water. Yun guys. Huwag mo ikakalimutan rin yun. Arrival naman, makikita mo naman talaga rin minsan gagawin mo sa as per ECDIS eh. And also as per instruction ni Kapitan. So sunod lang tayo sa as per ECDIS tsaka lalo na yung when to call master, diba? Kung anong oras natin tatawagan si master, lalo na pag madaling araw. Depende kay Kapitan yan kung anong oras siya magpapagising at depende rin kung susundin natin yung ECDIS. So usually, pag walang bilin si Kapitan, tas may call to master na, lalo na pag madaling araw, susundin mo na lang talaga yung ECDIS. Kasi yun ang, ano eh, yun na yung markado ng ECDIS eh. Kesa naman hindi mo siya tatawagan, tapos lumagpas ka sa call master. Di siya along yari tayo yan. Diba? Thank you for watching guys! So, yun nga, please feel free to comment down below kung may mga gusto ka pang mga suggestions, mga topics, mga contents na gusto kong gawin dito sa barko bilang third officer. So, please feel free to comment down below. So, also, please click the subscribe button and smash the notification bell para ma-update ka na nga sa mga bago kong i-upload na video. So, please keep stay safe and God bless you all. Thank you guys!